Okay, zero viewers. Hello, zero viewers. Saan mo nakita? Dito sa gilid, merong zero viewers. Sa akin, 999. Yun lang. Hindi, kasi sa laptop ako nakakonek eh. So, phone ako, 999 siya. Check, check ko muna kung lumabas na siya sa group. Ayan, lumabas na siya sa group. Yay! Two viewers. Okay, lang natin na may sumali. Ayan, sige. Kung may balak dito silang sumali. Dito ako mag-comment sa iPad para ano. Kung may balak silang sumali. Mute. Paano ko mag-mute? Ayan. Ayan. One viewer. Kaya. Ayan. Na-feel niya. Ayan ka. Ayan ka. Hello, one viewer. May isa na tayong viewer. Yung, hello, one viewer. Yun din yung ano natin. Yun din yung welcome natin last week. So yun, hello. Hindi kami masyadong... Hello, kung sino ano ka man. Si Donna Marie. Si Donna Marie ba to? Hello, Donna Marie. Okay, kakount ko na yung attendance mo for today. Ay, hinihintay lang namin kumunek si Donna Marie para siya yung magdi-discuss. Uy, tatlo na. Hello, three viewers. Okay. Sige, yan. Gandang gabi. Pagpasensyahan nyo na yung mga nasa likod namin. Oo. Wala po kami perang pang studio. May pagong pa ako sa likod. Oo. Eh ako nahiya kasi may bisita. Tinanggal ko yung mga panting niya kasampay. Baka makita yung mga lihim. Tapos, sinabihan pa naman natin sila, di ba? Mag-ayos ng background. Put your best foot forward, o. Oh. Tapos bakit ganun? Kita yung mga lihim. Ay, ayan, ako dalawa na lang. Na-turn off dun sa panty. Siguro, ano ba? Sige, pwede na natin simulan siguro. No? Ay, ang galing naman. Tingnan mo, oh. Bring them on camera. Hmm. So, si Tine. Hi, Tine. And hi, Pat. Pwede daw siya. Ayan, pwede pala silang i-show. Ambush. Yun ay kung willing silang magpalagay. May option. Ambush bring interview. Them on camera. Si Tine meron. Si Pat wala. So, siguro, ayan. I-intro natin. Simulan na natin. Yung t-shirt ko muna papakita. Ayan, sige. Pakita mo yung t-shirt mo. Freelance. I'm a freelancer with a heart and soul ko. Pero may freelancing with a heart. Ayan. Ayun. So, ang ano natin ngayon, ay, baka kasi akala nila meron tayong ano, catch. So, wala kaming binibenta, wala kaming course, and wala kaming, walang catch tag na itong kinyeme na, kinyeme, podcast na to. So, may kinyeme video siya, talaga, pero... Kinyeme. Ayun. So, may video siya, pero ang original, ang plano kasi natin is iipunin natin yung mga podcast. Iipunin natin yung mga voice lang. So, yun yung gagawin natin na podcast. Ayun. So, may video lang siya dahil yung gamit namin ngayon is Be Live. Sayang naman yung video kung hindi gagamitin. Kaya... At sayang ang bayad. So, kasi nga, lagi tayo na, laging fail yung mga streamer na ginagamit natin. So, nag-decide kami magbayad dito sa Be Live. Siyempre, yung pinaka-light-light na plan lang. So, yun, naghati-hati kami para sana wala nang problema. So, ayun nga, ngayon, dumating tayo ng, hindi pa rin on time. Nalate pa rin tayo ng 3 minutes, pero... Dumating naman tayo at hindi tayo katulad dati na 10 o'clock na yata tayo nag-start. Oo, mga alas 9:30 na yata yun. 11 so, magandang gabi dito sa dalawang... magandang gabi dito sa dalawang viewers natin na masigasig na sumama. So, feeling ko si Donna Marie ang isa dyan. At ako yung isa dyan. Si Jet Li wala pa yan. Sa iPad. Ayan, so... Ang i-discuss natin ngayon, i-intro na natin habang inaantay natin si Madam kasi kumain sila ng mga anak niya. So, ang i-discuss natin ngayon is pricing and positioning in freelancing. So, very timely, very timely. Dahil, yun nga, di naman lingid sa kaalaman natin na may mga taong nagagalit dun sa mga
lalo dun sa mga newbies na tumatanggap ng $3 bago or $1 to $3, mga 4 or 5 ganyan. Mm-hmm. Kasi di natin may iwasan kasi talaga naman na may mga nagtuturo na dapat malaking pera, ganyan. Oh, and kailangan naman kasi talaga natin ng pera. Pero, ano ba yung factors? Kasi sabi ko nga kanina dun sa voice ko, voice ko? Anong voice? Sa post. Voice mo? Yung ganon, voice mo. Ma-voice ako. Na, sabi ko nga sa post ko kanina, hindi kasi yan black and white lang na, teka, nandito na ba si madam? Ay, wala pa. Ayun. So, hindi yan black and white lang na mataas ka or mababa ka. Na, kunwari, mababa yung offer ng client is low baller na siya. Hindi yun ganun. So, may factors tayong... Sige. Sige lang. Ayun. So, yun nga, may factors tayong kinoconsider. I-consider. Correct. Ako kasi, Nizza, pag-usapan natin to kanina, no? Tama yung sinabi, I think yung first consideration, yung sinabi nung isa kaninang nag-comment, maganda yung comment na yun eh, na yung freelancing is not necessarily closer to being an employee, but it is closer to being a business. Diba? Negosyo na siya eh. So, para siyang tindahan. Kung marami kayong tindahan sa kalye nyo, kung yung isa, mas mura yung benta sa Coke kesa sa tindahan mo, hindi mo pwedeng sabihan yung ibang tindahan na magmura ng presyo para patas yung laban. Di ba? Hindi pwedeng ganun eh. So, dun lang tayo sa kaya mo i-control. Kasi hindi mo kayang i-control lahat ng freelancers na wag tumanggap ng maliit or tumanggap lang ng malaki or hindi mo kayang kontrolin lahat ng clients na sabihin na dapat ito yung ibayad mo sa Philippines, ganun. Hindi naman natin kayang i-control yun eh. Hindi naman natin sila pwedeng manduhan. So, doon lang tayo sa kaya natin i-control. Saan ba tayo pwede mag-control? Siyempre, lang natin. So, nasa sa atin na yun, kung naiinis, eh, kung ayaw mo na yung naliliitan ka sa $3, eh, di i-market mo yung sarili mo papunta sa kung paano ka makahanap ng client na nagbabayad ng mas malaking sa $3. Yung $3, wag mo rin silang awayin yung clients kasi baka mamaya, nagsisimula lang din sila or wala pa silang pera talaga or pwedeng hindi nila alam. Kasi si Madam, pakwento natin sa kanya mamaya, meron siyang client dati na hindi talaga niya alam na... Na presyuhan. Na yung presyuhan kasi may nagsabi daw sa kanya. So, hindi naman inamin ni Madam, pero nung in-explain niya, na-gets naman niya. Ay, nasa doon? Hello? Ay, wow, pre, wow. Hello. Mukha. Oh my God. Naloka ako sa mukha. Pagbungad ng ganun, pak, mukha. Pakpis niya eh. Oo nga. Okay, maingay. Ubus na yung contour palette ko. O, nasa okay. Na tayo. Ayun nga, Nizza. So, yun. Madam, sakting no, natin parang... kasi ina-explain ko sa kanila yung mga clients na mabababa yung bigay. Minsan kasi, wala, bago pa lang sila sa business or minsan hindi nila alam. Like may nakapagsabi lang na ganito yung bayad. So, ganun yung offer nila. Pero hindi nila alam na as yung skills nag-grow, lumalaki din dapat. Diba kasi, sabi ko sa kanila, meron kang kwento, yung dating client mo, yung in-explain mo lang sa kanya yung ano, naalala mo. Baka ako lang nakakaalala. Ayun. Yung in-explain mo sa kanya, yung mababa yung offer niya, kaya lang, imbis na awayin mo siya, in-explain mo sa kanya na hindi ganun yung presyohan. Tapos, naging okay naman kayo. Diba? Mm-mm. O, mali ako. Ayun, kwento mo yun. Oo. Actually, parang nasanig kasi siya na, oo, tama. Somehow. Good morning. Small, sa charot. Hindi, somehow. Somehow. Tama naman na parang, naman, tapos sabi ko, kasi ganito po yun, sabi ko sa kanya. Tapos in-explain ko sa kanya na, although yung nakikita mong nakalagay lang is transaction coordination, Hello? Hello? Sige, tuloy na lang muna natin. Nagkakaproblema pa. Okay.
Yun nga, Nisa, sabi nga natin kanina, kasi di ba negosyo siya. I think isa sa mga kailangan ng ating mga kasama is ma-change yung mindset nila na hindi na ito employee, hindi ka na empleyado, na wala nang standard na salary na applicable sa lahat. Yung ba? Yung, kung ano yung presyo mo, discarte mo yun. Hindi so, hindi mo po pwedeng hingin na maging standardized yung sweldo na, oh, hindi ito ang starting. Mga companies na pag nag-start yung nag-start na ganito yung, ano mo, kunwari, sa amin, doon sa ano, kunwari sa amin sa SM nun, SM, parang nagbanggit na naman ako. So, kung licensed architect ka na, iba yung starting mo doon sa hindi pa license. So, standard yon sa lahat ng nagsistart sa kanila. Tapos, may increase na lang siya every 6 months yata or 1 year. So, may increase na lang siya. Pero yung starting nyo, yun pa rin yun. So, kahit ano pa yung experience mo, kung hindi ka pa licensed, doon ka pa rin magsistart. Kung licensed ka, dito ka magsistart. Ayun. So, yun lang. Walang ganun sa freelancing. Depende sa skills mo. Yung sa freelance. At andito na ako ulit. Dahil yun nga, para kang business na may mga kakompetensya kang tindahan, ganyan. Negosyante ka, negosyante ka. So, kailangan, ang mindset is, kung negosyante ka, paano mo ipoposisyon yung sarili mo at yung produkto mo para makasingil ka ng malaki. Ganon dapat. So, wala na tayo dapat pakialam kung ano yung pumapasok sa pitaka ng ibang tao. Unless yung pitaka mo edamay doon. Pero hindi eh, hindi naman talaga. Unless ikaw yung nababayad. So, change tayo. Oo. So, say change tayo ng mindset. Hindi na tayo empleyado. Mga negosyante tayo. Oo. So, yung kita natin is directly proportional sa inilalabas nating effort. So, kung ayaw mo maglabas ng effort, huwag ka mag-expect ng malaking kita. Kung gusto maglabas ka ng malaki. Wala ka talagang effort. Oo. Oo. Kasi meron ganun. Wala ka pa talagang ilalabas. Wala ka kahit anong effort mo. Eh, kailangan wala ka pa talagang skill na magagamit. Okay. You know when ka dapat magbenta or mag-chat. It's a matter of knowing. Ayan. Nandiyan na yata siya. Madam? Ayan, yes. Si madam. Narinig ko. Diba? Kitang-kita ko yung mga pores, di ba? Pasensya na. Naya naman. Kaya ayoko ng cellphone gamitin eh. Ayoko kasi umaarte kasi sa iPad kanina. Sabi, continue as James. Sino si James? Uh-huh. Diba? Eh. Sabi, baka kasi nabahala sa ano mo, nabahala sa foundation mo. Hindi. Oy, wala akong foundation. Yung video natin. Meron akong logo. Happy Foundation Day. Oy, wala akong foundation. Powder lang yan. Char. Nasaan? Okay, ikaw na naka-powder. Oh, sige na, ikaw na. Johnson's Baby Powder. Ayun. Nasaan na nga tayo? Oh, sige, madam, ikaw, komento mo. Mindset tayo, mindset. Mindset yung empleyado versus yung tanggalin mindset. Ng empleyado mindset. Negosyante. True tayo dyan. Pero very tricky tong business mindset na to, ha? Kasi majority sa atin, ang iniisip pag sinabing business is puro pagkakitaan lang, which is partly true, pero hindi lang puro income. Oo, hindi puro income lang iisipin mo pag sinabing business. Hindi po puro tutubuin mo or puro makakabig mo. So medyo tricky to. And ayun na nga, na hindi ko pa natatapos, may piniprepare akong parang maliit na parang webinar about that. Ay, yung na deck natin. Ipopos, oo, yung deck natin. Pinakita ko sa yung introduction pa lang. Yun. So, employee aalisin natin yung employee mindset. Kasi pag sinabing employee mindset, nandito unang mapapansin natin yung uniformity. Na parang regardless of the task, as long as pare-pareho kayo ng position, kasi hodang mas masipag yung katrabaho mo sa'yo o hindi, pare-pareho kayo ng sweldo. Meron standard rate na tinatawag. Merong salary bracket na tinatawag, which is very, very eky sa freelancing kasi maraming factors na nakaka-affect ng kung magkano yung rate na dapat yung hingin or na dapat ibigay sa inyo. And mamaya i-elaborate na natin yun isa-isa yung mga factors. Okay, question tayo, madam. May question. Ganito po ba sa freelancing, walang stable job?
sinagot na natin to dati. Kung sino ka manood po yung last episode na, last episode ba yon? Or isa pang last? Medyo una-una. A couple of episodes ago siguro. Basta paki-back read dito or ipopost din namin. Na-discuss na namin yung backwatch. Na-discuss na natin yung stability in freelancing. Kung meron ba talaga nun. Paki-panood po yon. Para malaman natin kung pero bigyan na rin natin siya ng short na answer. Bigyan na natin siya ng sagot. Meron. Short answer. Pero ikaw ang gagawa noon. Oo, may dadagdag din ako dun sa ano, dun sa business employee kasi sa employee, pag employee ka, magising ka, pilitin mo 'yung sarili mo gumising, pumasok pag time in, tapos mag time out kahit wala kang ginawa. May sweldo ka. Pero as kahit okay. Dahil nga negosyante ka, dapat meron kang effort para meron kang cabin. May output para may cabin. Oo, parang business nga na, and syempre kailangan mong gawin yung ititinda mo para may bumili. Or kailangan mong bilhin yung titinda mo sa Pure Gold para pag nilisplay mo sa tindahan mo, may bibili na customer. Mayroong mabibili sa'yo. Buyer. So may investment ka. Kailangan may investment ka. So yung investment mo is either yung kasama na diyan yung gamit mo, yung makina mo, investment mo din yung upgrading ng skills mo, pero yung pinakamalaking investment mo is yung sipag mo. Yung gustuhan mong matuto, tumaas, sipag mo, sahod, and lahat yon is proportional sa effort. So kung hindi sa negosyong to, hindi tataas yung kita mo. Hindi mo pa pwedeng hingin sa ibang tao na i-standardize yung kita nila kasi nahihirapan kang kumita. Hindi mo pwedeng i-demand yon sa ibang tao dahil hindi rin kami papayag na para sa'yo. Gagalawin namin yung kita namin. Hindi rin kami papayag. Kanya-kanyang discount yan. Kanya-kanyang investment yan. Yung ano, yung katulad nung sinabi mo nga, yung uso na parang ano ngayon, yung laging kino-compare na yung nagtitinda ka ng 3-in-1, tapos sabi mo Starbucks. Si Starbucks, oo. Kaya lang, yun nga, walang bumibili sa'yo. Pero hindi mo pwedeng sabihan si Starbucks na ibaba niya yung presyo niya. Kasi iba yung target niya. Hindi talaga. Yung target niya, willing silang magbayad ng mas mahal na kape para sa quality at dun sa lasa. Oh, tira mo, uminom si madam. Oh, ayun. Para dun sa quality at dun sa lasa. McDonald's na, lang yan. sa quality and lasa nung binabayaran nila. Doon naman si, yung nagtitinda ng 3-in-1 naman, meron din yung ano, meron din yung mga may market yan. May market din so, yan. Yun, yung clients na, ay, kunwari, ikaw yung freelancer, may market din na mababa pa lang yung budget niya. Yun pa lang yung kaya niya. Hindi pa niya kaya mag-Starbucks. So, dalawa ang pupuntahan ng clients na yun eh. Kung nagsistart pa lang sila, mababa pa lang yung kaya nilang ipasahod. Sa future, dalawa ang pwede nilang puntahan. So, pwede silang mag-grow kasama ng freelancer nila. I-increase nila yung bayad nila sa freelancer nila hanggang nag-i-increase yung business nila. Habang nagsasucceed yung business nila sa tulong ng freelancer. Or meron yung mga clients na talagang kuripot at 3-in-1 pa rin siya kahit na may pera na siya pambayad nung Starbucks. So, nasa sa'yo na lang yun. Kung na-tsempo ka sa ganong client, yung kuripot na $3 ka pa rin kahit na may pang napa-improve mo na yung business niya, nasa sa'yo na yun. Parang ikaw na ang may hawak ng bola kung aalis ka ba dun sa kanya o magsistay ka. Ayun. Hindi ka dapat magalit. At saka yung kasi yung... Tsaka yung Starbucks kasi, premium siya. So kung maniningil ka ng premium, siguraduhin mo na yung i-offer mong trabaho ay premium din. Hindi ka po pwedeng bigyan lang ng mataas na pera dahil lang gusto mo o dahil matagal ka na. Kung maniningil ka ng mahal, siguraduhin mong tapat dun sa presyo na hinihingi mo. O dahil lang kasi bakit may mga kumukuha? Oo. Kasi bakit? Kasi meron pa rin talaga sa totoo lang, meron pa rin talaga mga tao na mababa maningil pero yung serbisyo nila mas sobra pa sa tapat.
to pa sa tapat ng presyo. So yun yung tutulungan natin na iangat yung presyo nila kasi alam natin na kaya nilang ibenta ng mas mataas yung presyo nila. Pero for you to demand na ibaba or mag-standardize tayo dahil ikaw ay nahihirapang ibenta yung sarili mo na mahal, wala po sa ibang tao yung problema. Nasa iyo yung problema. Kung bakit hindi ka makapaningin. Wala kang dapat ikainis. Correct. Ayun. Tapos balik tayo doon sa ano, employee mindset. So yung unang-una nating binanggit no, yung compared sa business mindset, alisin natin yung uniformity. Wala yun sa, wala yung uniformity. Wala yun, walang uniformity. From the employee mindset. So pangalawa, yung katulad niyan, yung pagde-demand mo ng increase or what, wala yan sa tenure. Hindi porke 6 months ka na, magde-demand ka ng increase ng rate na katulad sa employee na porke 6 months ka na, regular ka na. Ganyan. May dagdag benefits ka na, may dagdag bonus ka na. No. Kaya natin sinasabing business mindset kasi katulad na na-discuss kanina, your kabig depends on your output and nandun din yung kung paano mo i-build yung business mo, kung paano mo i-market at kung paano ka tumrabaho, yun yung magiging magde-determine kung magkano or ano yung makakabig mo pabalik based sa mga investments mo. So, yun yung pagkakaiba. Yun lang, basta laging ang itatandaan natin or dapat nating ma-realize na hindi porke sinabing business mindset, eh, pera-pera lang. Lahat ng malalaking businessman ngayon na success, at saka lahat ng malalaking businessman ngayon, mga successful billionaires, international, hindi naman nung pinutap nila yung business nila, although nandun yung part na syempre gusto nilang kumita, pero hindi yun yung unang goal nila eh, kung bakit nila pinutap yung business nila. To change goal life siguro, is, or to help. To provide service. Pero kasi hindi nasa isip ka, nila. Lagi kang may ano eh. Sorry. Mm-hmm. Pag nag-start ka kasi ng business, ang una mong tatanungin is, ano ba ang isosolve mo na problema? True. Kasi anong, yung mga may problema na yun, yun yung magiging customer mo. Kasi yun yung matutulungan mo through your business. Mm-mm. So, ganun din sa freelancing. Ano ba yung kaya mong itulong sa clients? True. At saka, aside doon sa problem, hindi naman ang una nila, nung binuo yung Facebook, inisip agad ni Mark Zuckerberg na gusto ko maging bilyonaryo. Hindi, di ba? Same as Bill Gates and whoever, same with Jack Ma and kung sino pa yung mga famous na mga successful businessman dyan, hindi naman ang una nilang goal is maging bilyonaryo. It comes naturally. Dumating lang siya ng kusa na parang, hindi naman kusa, pero dumating lang siya na it so happened na na-manage nila na maayos, naging successful at yung naging bilyonaryo sila ng bongga. So, hindi ang goal lagi is magkano ang makakabig mo or paano kakakabig ng malaki. Pag sinabing business, it's everything. You solve problems. Mm-hmm. You provide solutions. Hindi, paano ka kakailanganin ng mga tao? True. Correct. Hindi po pwedeng manghihingi ka lang tapos hindi mo iisipin yung bukas. Yun. Kung ganun. Posibleng hindi mo iisipin yung bukas mo. Mamalimos ka na lang sa harap ng simbahan. Yes. Kung ganun ang gusto mo. Tinda ba? Oo. Hindi, yung magtinda ng sampagita, business yun ah. Oo. Yung mamalimos lang. Oo, kasi, hindi, kasi isipin mo pa rin sa mukukunin yung sampagita, paano mo pe-presyo. Paano mo tutuhugin, ganyan. Uh-huh. Ano to? Sabi kasi po, experiences ko is more on sa sales, telemarketer, appointment dalawa setter. Yan, yun nga po. Iya, ano ko, dalawa. Oo, more on dalawa sa sales. Sinasagot ni Ido. At naiinis ako. Ayan. Ah, sinasagot. Okay, sinasagot naman ni Donna. Kasi may nakita akong naiinis siguro, eh. Oh, naiinis daw siya kasi sa 3 years niya, 10 na po ata akong client na paiba-iba. Baka mainis ka lalo sa akin kasi nasa more than 500 na ako yung clients ko dahil nga naka-fix price mas may ako. Ini- so, mas may inis ka sa amin. Client. Ano? Ano mas, tawag dito? Mas nakakainis siya kung wala kang client. So, siguro, alam mo na hindi ka makaano dahil marami kang kakompetensya sa general VA.
magdagdag ka ng skill para hindi siya maging general VA. Kunwari, mag-aral ka ng social media. Di social media VA ka na, parang ganun. So, nasa sa'yo yun. Oo. Kunwari, nasa, kunwari ikaw si 3-in-1 at gusto mo maging Starbucks. Nasa sa'yo yun kung anong klaseng kape yung bibili mo para kahit paano magkasing lasa kayo ni Starbucks. Kung saan ka bibili ng sugar, saan ka bibili ng ano, para mai-offer mo yon doon sa customers mo. Oh, balik tayo dun sa binanggit. Tsaka ako, gusto ko lang mag-comment dun sa naiinis. Oh, dun tayo sa naiinis. Gusto ko lang mag-comment dun. Yun na nga. Kasi, guys, hindi tayo pwedeng manis. Kasi, for tsakahan ako, sa kalye natin, meron na tayong 10 tindahan. Hindi ako pwedeng magalit sa kapitbahay ko kasi nagtayo siya ng tindahan. Wala namang may monopol. Walang may monopolyo ng tindahan eh. Walang may monopolyo. Noon, hindi natin po pwedeng kontrolin yung ibang tao. Ang pwede lang natin kontrolin yung sarili natin. So, hindi tayo, sorry ha, ulit-ulitin ko, medyo na off lang ako. Hindi talaga tayo pwedeng mainis sa ibang tao. Wala tayong karapatang mainis sa ibang tao. Ayun. At saka, kailangan nating, yon, idadagdag ko pa. Well, sa freelancing nating, in general, hindi ka pet, sorry naman. Parang sinabat ko, kita. Narinig niyo ba ako? Oh. Parang feeling ko hindi eh. Pero akala ko kasi hindi. Oh, sige na, pagbigyan mo na ako. Sige na, sige na. Late ako eh. Ito, ayun, yung sinabi niya kanina late, yung sa naiinis. Late ka na, marami ka pang kuda. Siyempre, naipon. Ayun, yung kanina, yung sa naiinis. Dalawang side yung kailangan nating tingnan dyan. It's either, bakit nakakarami ka ng clients, bakit walang nagtatagal, bakit laging nagka-cancel, it's either yung mga clients, natataon ka siguro sa mga clients na keme, or pwede ring nasa sayo yung rason kung bakit. So, yun yung dalawang factor. Unang factor na kailangan nating tingnan. So, kailangan pa ng in-depth discussion yan, charot. Tsaka Min, sa freelancing, hindi naman ibig sabihin marami kang kliyente, it's a bad thing. Hindi siya bad eh. Hindi siya necessarily bad thing na marami kang kliyente. At saka kung halimbawa, appointment setter siya ng, halimbawa, appointment setter siya ng real estate, meron kasi, medyo seasonal kasi yan eh. So may season na medyo patay na season sila, idadampo na nila si appointment setter nila. And then, since alam nila na maraming available na appointment setter sa market, inisip nila na next na mag-up ulit yung season, mag-hire sila ng panibago. So, depende talaga yon sa offer mo or sa anong skill set meron ka and sa demand. Hindi naman pwedeng patay na season. Limbawa, yung tinatawag nilang ghost season na from August onwards, wala ka namang tatawagan or mababa yung market. But, syempre, instead na bayaran ka nila habang nakatungangak at naghihintay ng something, magpo-pause muna sila and then magre-rehire na lang sila sa next na mag-up yung season. Ganon. So, huwag ka magalit. Chill lang. Nag-aayos kami ng buhok ni Jeff kapag nagsasalita ka. Oo, nakikita ko. Oo. Kasi yung purple pong buhok eh. Sorry, yung purple pong buhok. Ay, purple na ba yan ngayon? Pink yan last time. Oo, tapos na yung green ko at saka pink eh. Magsisilver yan, di ba? Purple siya. Oo, magsisilver ko. Humaba na kasi yung bangs ko kaya hindi ko na maibangs. Pero bumalik tayo sa usapan, nakakahiya naman. O, sige na. Wala silang pakialam sa mga buhok natin. Oo nga eh. Hindi yan ang concern nila. Ayun. Ay, may gusto lang akong isingit. So yun, pwede akong magsige. Nagpaalam. Isingit mo. gusto ko lang isingit lightly lang to. So, pero meron ako kasing ilalabas ko na lang siya ng mas sa vlog. Pero itong gusto ko i-discuss ng konti, yung price discrimination. Yung price discrimination, pasok siya sa, lagi siyang nandun sa e-commerce, sa business, sa economy, ganyan-ganyan. Doon siya mas sa freelancing hindi masyado. Pero yung aspect nung price discrimination, pag naintindihan nyo, pwede siyang makatulong para maintindihan natin yung nangyayari sa freelancing. Kung bakit may mumurahin na freelancers, bakit may mamahalin, bakit may chipanga,
But merong mga feeling mahal pero cheap naman pala. Ayun. Feeling mahal pero chipanga ang trabaho. Feeling mahal pero chipanga ang trabaho. So sino napapahiya, 'di ba siya? So yun. Ipahaging lang natin, yung price discrimination, meron yan tatlong klase. First, ay anong tawag dito? First degree, second degree, at saka third degree. So yung first degree, ito siguro yung, ito kasi yung ano eh, yung monopoly seller ka. Ikaw lang yung mag-isang nagsisell nung goods na yon and or service. Kaya right, kaya mo siyang... Hindi, matagal na kasi itong vlog na to. Hindi ko matapos-tapos. Eh, sakto pala dito. So, yun na nga siya. Huwag ka magulo, binabasa nga niya eh. Ito nga, ola dito. ikaw yung mag-isang seller, tapos kaya mo siyang ibigay ng mahal. Kasi ikaw lang yung makukuhaan nila. So, ito yung sinasabi natin, niche freelancing. Meron kang niche, katulad ni Jeff, yung niche niya kasi, medyo mahal na. So, pagpasok niya ng freelancing, oo, mahal na. Kokonti pero mahal. Mm-hmm. Taray, mamahalin yung... siya, oh. Tapos, yung second degree naman is depende sa demand. Asan ang sash? Ayun. So, ang second degree is depende sa demand. So, yun nga, katulad nung kanina, marami ng general VA. So, anong tawag dito? Natural, bababa yung presyo dahil marami na, kang... Oo. Konti na lang yung demand. Mas marami yung supply kaysa sa demand. So, bababa yung presyo pag general VA ka. So, ang choice mo is magkaroon ka ng niche. Igapang mo yung sarili mo papunta doon sa niche para ikaw yung monopoly provider. Ayun. Tapos, yung third degree is ano na yun? Yung parang depende na siya sa... Dito pumapasok yung kinaiinisan ng iba. Depende siya sa price, sa race, sa gender, sa kung saan lugar ka. Yun. So, hindi rin natin pwedeng sabihin na sa freelancing lang nangyayari na mura ang binabayad nila sa Philippines. Kasi, nag-research nga ako eh. Taray! Nag-research nga kasi siya. Ayun yun eh. Wala tayong kwenta, so, Jeff, di tayo nagre-research. Katulad sa... Sasayaw na lang kami sa gilid. Gaganon na lang kami. Katulad sa pharmaceutical daw, yung mga gamot, yung mga prescription medicines, mas mahal siya sa US. Tapos sa UK, 50% lang nung same prescription medicine ang binabayaran nila. So, klase siya ng price discrimination. So, parang ganun din ang nangyayari sa Pilipinas. Na akala nung ibang tao, eh, parang akala nung ibang tao, nilolowball nila yung Pilipinas at sinisira yung ekonomiya kasi maliit lang ang offer sa Philippines. Mm-hmm. Pero hindi kasi ganun yun. Like, katulad nga nung sinabi natin dati, sa $5 dito sa Pilipinas, buhay ka na eh. Pero doon sa US, yung $5 hindi nila maano yan. Wala silang hirap sila sa $5. Wala kang mararating. Oo. And dito sa $5, sila may Big Mac ka na, di ba? Homeless sila sa $5. Hindi nila ma-afford ang matitirahan. Oo, yun. So, yun lang yung price discrimination. Siguro minsan, ko lang din yan kasi i-discuss natin ng mas, ano, mas... Oo. Tsaka siguro minsan yung mga clients kasi hindi. Mali lang yung pagkakasabi nila. I mean, mali lang yung pagkaka... Mm-mm. Yung pagre-reason out nila kung bakit ganun yung binibigay nila. Pero, I believe naman, gets nila yung bigger picture kung bakit ganun yung sinisingil nila. Yung mo lang inaan naman. Nila, binabayad nila. Or, kunwari, ganito kasi. Kailangan i-explain mo lang na mabuti. Kunwari, pareho tayong client. Ako, may nakuha akong VA na magkakopy lang naman kasi siya ng mula sa Word, ilalagay na lang sa Excel. So, pumayag siya ng $3. Tapos, nakwento ko lang sa'yo na meron akong VA from the Philippines, $3 lang yung bayad ko, ganun. Tapos, ikaw, naghanap ka ng ngayon ng VA, tapos $3 lang ang nilagay mo. Kasi yun yung sinabi ng friend mo eh. Mm-mm. Pero hindi mo alam na kung kung mas in-depth, ay, in-depth na yun, kanina pa yan. So, hindi mo alam na kung mas, kung mas mas marami. Komplikado yung pagagawa mo.
eh, dapat mas mahal pala. Hindi mo lang alam dahil sinabi lang pala sa'yo nung friend mo. Na-experience so, ko yan. Yun, di ba? So kung i-explain mo ng maayos, maayos naman nilang tatanggapin. Hindi naman kasi kailangan, kasi may ibang tao ah, sorry ah kung may matatamaan. May ibang tao na... Bayulente agad eh. Oo, tapos parang pride, proud na proud sila. Parang nakakadagdag sa pride nila na... Yes, na nagtanggi sila na parang... ano ba tawag doon? Na parang binara nila yung isang client na low-baller ka, ganyan-ganyan. Tapos akala nila napakagaling na nang magsalita. Pero yung totoo kasi sa kanila bumabalik yun eh. Oo. Meron akong very recent experience na ganyan. Actually, nakausap ko lang siya kagabi. Ano bang experience na wala ka, bakla ka? Hindi, syempre. May poko ako eh, kaya marami akong experience. Ayun. Hindi, kagabi, kausap ko si client. Property management company siya. So, kailangan niya ng VA. Tapos, binigay niya sa akin yung job description, ganyan-ganyan. Tapos, sinabi niya, oh, ganito yung rate mo. Pero... ganito lang kasi yung budget ko, sabi niya, okay, magbigay na tayo ng figure. $5 lang kasi yung budget ko, sabi niya, may na-hire na ako ng VA, kaya lang, I have to let go of her kasi laging absent, ganyan. Tapos, bakit daw nagkaka-problema sa Upwork app? Ano yun? Yun, bakit daw lagi may problema si Google Voice at Upwork app na hindi daw pwede mapagsabay? Sabi ko, siguro sa bandwidth yun kasi ako napapagsabay ko naman. Tapos sabi niya, gusto ko yung experience mo pero ito lang kasi talaga yung budget ko. Ang pinaparent nila parang wala pang 100 houses so maliit lang. Hindi ganun kalaking property management companies, parang mga nasa 50 to 70 houses lang yung pinaparent nila. And so sabi ko, ganito, interested ako, sabi ko, pero sabi ko, gusto niya kasi talaga akong i-hire, pero gusto niya pumayag ako sa rate niya. Ganito na lang, sabi ko. Iwo-work ko yan for the first few weeks and few months, sabi ko, until I found someone na pwede kong i-transition sa kanyang trabaho. Kasi nang hinayang ako dun sa opportunity, eh, hindi para sa akin, pwede ko siyang ipasa sa iba na matitrain ko for property management kasi maintenance issue siya. So, pwede ko siyang ipasa sa iba. Tapos, 3 hours a day lang. So, maliit lang siyang porsyento. Sabi ko, pag nagamay ko at naaral ko yung ways niyo sa office, then, okay lang ba na ipasa ko sa iba? Sabi niya, okay lang. Sabi niya, as long as ikaw yung magte-train, sabi niya, and do I need to pay you for the training? Sabi ko, no. Sabi ko, no need to pay me for training the person. And I will not ask for something in return from that person too. So, sabi ko, ay, bakit? Dapat maningil ka either sa akin or sa kanya. Gusto kong sabihin, eh, pakialam mo ba? Ayoko eh. Pero yon sabi niya, dapat maningil ka either sa akin or sa kanya. Pero pwede mo kasi tingnan as helping eh. Oo. Tapos sinabi ko sa kanya. Hindi naman kailangan pa natin pakabig eh. Oo. Tapos nung sinabi ko, nung sinagot ko kasi yung, ano niya, yung invite niya, sinagot ko using yung agency. Tapos sabi niya, under agency ka ba? Sabi niya, ayoko kasi sana ng under agency. Sabi ko, agency ko yan. Sabi ko, oh, may agency ka pala. Sabi niya, bakit? Tapos in-explain ko, hindi kasi gagamitin ko siyang platform para mag-introduce ng newbie. Sabi ko, under the agency. Kasi syempre, gusto ng clients, kahit newbie ka, may assurance pa rin sila na kakayanin mo yung trabaho. And feeling ko, yun yung magagawa ko on my part para, alam mo yun, ma-assure sila na pwede yung ganung eksena kahit newbie si VA. So, sabi niya, ay, ang galing naman. O, sige, sabi niya, papayag ako na ilipat mo sa iba. Talaga? Okay? Sabi niya, ay, ang galing naman. Ganun niya sabi niya. Oo, tinagree sa kino. Ay, ang galing naman, sabi niya. Tapos yun, so, magsa-start na kami sa Monday. Yun lang. In other words, nakauto ka na naman. Yesterday, once more. Oo. Ay, nakatulong ka. Ito, Nizza, may comment lang ako. May kukomentan lang ako isa. Nakita ko yung comment. Sabi niya, babasahin ko na lang. Sabi, pili na lang ng high-paying niche para hindi na makipag-compete sa newbies. Okay, ito lang ang, pinag-usapan na natin to dati, yung pagpili ng niche. Naninawa na natin to dati. Hindi pinipili ang niche. Hindi talaga siya pinipili. Pwedeng gusto mo yung track, pero hindi siya pipiliin eh. Siya yung pipili sa'yo. Oo. Diba? So, parang kagagapang. Kahit gusto mo yung high-paying niche, pero kung yung current skill sets mo or yung mga bagay and na ginagawa doon is hindi mo kaya,
hindi rin yun yung passion mo, hindi talaga siya magmamatch. So, true. Ako, never ever use money as your, ano, never use money as your decision maker or yung deciding factor. Kasi pag money ang deciding factor nyo, at some point, magsisisi kayo. Yes. Isip ninyo. Hindi ka pwede mag-jump. Kung kunwari man, meron, alam mo yung high-paying niche na to, tapos gusto mong subukan, hindi pwedeng from your niche, kahit na siguro malapit, hindi pwede mag-jump ka agad doon. So, ang maganda, is hanapin mo yung mga factors or task na connected doon sa ka. Ano. Oo, comfortable ka. And connected doon sa papunta gawin. Doon sa ano. Doon sa niche na yon. So, kung gusto mo man siyang subukan, at least nasubukan mo siya ng konti dito sa kung anong meron ka na. True. Tapos kung nagustuhan mo talaga siya, and gusto mo talaga siya, dadating yon. Alimbawa, ako. Then aralin mo. Oo, halimbawa ako, hindi ako pwedeng basta na lang mag-jump sa niche ni Nizza na gusto kong, ay gusto kong maging writer po. Dahil malaki na yung kita ni ano. Malaki na yung kita ni gusto kong maging writer. Sapang ako. Hindi ako pwede kasi ayoko. Una-una, ayoko. Ayoko maging writer kasi moody ako. Feeling ko wala ako matatapos na madaming trabaho kapag nag-writer ako. Kasi kapag wala ako sa mood mag-so, wala talaga akong magagawa. Mga ganong eksena. So, depende talaga yon sa passion mo at sa kaya mong gawin. Kailangan pantay sila. Parehong gusto mong sa gawin ano din? At kaya mong gawin. Sa sarili mo kasi talaga, like kunwari, di ba ako, masanay ako sa ganun. Tapos kayong dalawa, masanay kayo sa hourly. Yung gusto nyo, yung meron kayong set schedule. Schedule. Ako naman, mas gusto ko yung flexi kasi. So, kailangan lang alamin nyo kung ano yung kung ano yung mas comfortable ano sa lifestyle nyo, sa kung saan kayo mas comfortable, at saan kayo mag-grow. True. Oo. Basta wag pera. Wag pera yung gawing basihan. So, yun darating ang pera. Daw ba? Teka, nasan, balik tayo dun sa ano. Ito meron siya. Oh, pricing is all about trust, in my opinion. Yes, pricing is all about trust. Client, ito naman yun. Trust on yourself. Oh, kasi kung and trust ng client sa'yo. And trust ng client sa'yo. Correct. Nisa, kasi hindi ka naman bibigyan ng malaking halaga kung ano. Oh, kasi totoo nga yun. Kasi sa umpisa, di ba? Hindi ka pa nun pinagkakatiwalaan ng client eh. Correct. So, hindi pa yan talaga. Bakit ka bibigyan ng malaking halaga? Oo. Kasi yung mga reviews, yung mga portfolio, ganyan, minsan nadadaya rin kasi yan eh. True. Dito, I guess, so, dito rin isa pumapasok yung positioning. Yung paano mo ipoposition yung sarili ko, kliyente na positioning. Na maging yung positioning, para ano yung ipoposition yung sarili mo sa kliyente mo para pagkatiwaan kanya at bigyan ka ng mataas na increase. Yun, no? Sabi kasi niya, yung positioning mo, ikaw yung mag-determine nun, hindi ibang tao. Ikaw ang mag-determine ng position mo. True. Ako mahilig ako mag-offer sa client ng halimbawa lang, kunwari, ang rate ko halimbawa $20. Kunwari lang. Magsa-start ako ng, okay, for the first 2 months, habang kinakabisado ko yung eksena ng office mo para alam ko kung saan ako gagalaw at paano ko gagalaw, mag-start tayo sa 15. Then after 3 months, mag-renegotiate tayo kung willing ka bang, kung mapapatunayan ko ba sa iyo yung sarili ko after 2 months at pwede mo nang kagatin yung totoo kong rate or magsistay ako sa ganitong rate dahil hindi ka satisfied. Madalas akong mag-offer ng ganyan sa client and awa naman ng Diyos, after pagdating ng renegotiation, balik naman sa tunay kong rate o, diba? Siyempre, yun yung positioning mo eh. Hindi kasi alam din ng ibang newbies na pwede kang makipag-negotiate sa client. Oo, pwede. Hindi ibig sabihin na yan ang in-offer niya. Is yan na. Kung nabababaan ka, ikaw ang magpasok sa usapan na after ng ganitong kung okay yung performance ko, okay lang ba mag-ano tayo? Isinasama ko siya sa initial renegotiation para hindi ka na yung after 6 months sabi mo, humingi na kaya ako ng increase, ganito, ganyan, keme-keme. Onset pa lang, sinasabi ko na after this period,
and ganito, ganyan, pwede ba tayo mag-renegotiate? Para at least aware na sila, onset na, ay, nag-e-expect. Kung tatanggap ka ng mas mababa sa rate mo, di ba? Mas maganda na nabigyan mo ng, heads i-pave up. Mo na yung mga, yung pavement. I-pave mo na yung path mo. Sementohin mo na yung path mo para transparency habang natatrabaho lang naman ka, yan natutuyo eh. Yan. So, transparency lang yan. Tsaka yun, yun yung position ni Rhea sa client niya. Na taste test siya. Yun yung style niya. Yun yung positioning niya. Mahal ako. Ngayon, kung pero syempre, hindi na yung gawin. Pag nakuha mo yung kagawin, worth it sa bayad ko, then bayaran mo ako nung gusto kong presyo. Yun yung position ni Rhea sa client. Yun yung mag-presyo ko. Kasi premium pag-servisyo ko. Naiintindihan ko kasi yung part ni client na, teka, sino ka ba? Hindi nga kita nakikita, boses mo lang naririnig ko, bibigyan kita agad ng ganito kalaki. E mali ko ba kung kaya mo talaga? Kasi maraming taong maboka, magaling magsalita, pero pag actual na, wale, warex na, di ba? So, or magaling lang magbuhat ng bangko, ganun. True. Patitikimin ko muna siya ng performance bago... Yes. Oh, di ba? Gusto mo yan, pati kikitimi ng performance. Yes! May ganyan na. Pareho tayo halos ng ginagawa. Pag meron yung mababang client lang, pero alam ko na may growth or alam ko gusto kong isulat yung topic niya, i-offer ko na pwede ba doon sa rate mo? Hindi ko kasi, kunwari, mas mataas na kasi dito yung rate ko sa ngayon. So, kung gusto mo, sa ganitong number ng article sa rate mo, tapos pag nagustuhan mo and nagamit mo, doon tayo sa rate ko. So parang hindi siya masyadong takot mag-take risk. Kasi budget naman talaga niya 'yun eh. Oo, kasi isipin mo kung ikaw 'yung nasa position ng client, biglang may nag-demand sa'yo ng malaki. Ay, 'di ba? Ma-off ka rin kahit papaano. So bigyan sino mo ka? Ng ano? 'Yun ang bigyan tanong doon, sino ka? True. Sino ka ba? Kilala ba kita? Who you? 'Di ba? So bigyan mo siya ng ano, ng rason para ipumayag siya sa rate na gusto mo. At saka, maganda rin siyang way to reposition your, or to introduce your rate. Kasi, aminin na natin, for the first month or two, magkakapaan pa kayo ni client. Maghuhulihan pa kayo unless very, kahit masabihin mong very specific task like web development or writing, maghuhulihan pa kayo web development, ang daming gusto niyan. Diba? Hindi, halimbawa. Kakapa talaga yan. True. So, kakapain mo pa yung taste ng client mo eh. So, sa mga first few saka weeks ng conversation din. Nyo. Oo. Yun, schedule. Kasi baka tapos mamaya, yung panlasa pala kayo nag-aabutan. Diba? Or, so, kunwari, ayun. Pak yung mag-offer ka ng medyo lower sa start and then, bigyan mo na siya ng heads up na, okay, after this trial or ganyan, at least, nag-trial kayo, bayad ka pa rin. Sacrifice na lang na medyo lower sa una, mag-gain ka naman sa huli. Kasi chance mo na yon para patunayan sa kanya na deserving ka ng rate na hinihingi. Oo. Hindi yung patulad nung iba na porket mababa yung bigay, babastusin mo na agad yung client tapos mag-move on ka na sa iba. Kasi, true. Wag na wag. Mag-move on ka na lang. Wala nang bastusan. Oo. Never lang burn kasi, bridge. Ang balik sa iyo, ang balik noon sa iyo sa attitude mo, yun yung makikita nila, yung attitude mo, hindi naman yung attitude. Kasi si client pwede yamang hire ng mag-hire ng iba pang yan, eh. True. Oo. Eh ikaw, pag nasira diba? Ka na, wala na. May lamat. Saka hindi kailangan mambastos. Yun yung hindi ko magets eh. Bakit mo kailangan kahit mambastos kahit ng kliyente? Hindi pwede, para i-prove mo lang na ano, na tinim ka or dahil magaling ka. So, kaya nang ka naman bastos ng kliyente. Remember, kung ano yung ginagawa mo, merong mas nakakagawa ng mas maganda, sometimes at a lower price pa. Magkakatalo lang yan sa attitude. Sa attitude nagkakatalo. Trust me, sa attitude nagkakatalo. Alam mo ba, nagkaroon ako ng client dati na pinataterminate niya na yung contract ng isang VA sa akin sa Upwork. Tapos, very olets talaga to si VA. Tapos sabi ko, so anong review lalagay natin dito? Sabi niya, ikaw na sumagot ang review. Sabi ko, so ilang star? Sabi ko, since ginalit ka niya ng bongga, like, gusto mo 2 stars? Sabi ko. Sabi niya, wag, sabi niya. Baka naman sa next client niya magbago na siya. Bigyan mo din ng magandang review. Tapos parang nahiya ako. Napahiya ako kay client. Yan yung kasamaan na.
Kasamaan ng ugali niya na yan, di ba? Kasamaan ng ugali mo. Hindi siya Pinoy. Yun lang ang sasabihin ko. Hindi siya Pinoy. Mexican. Ako ba nagturo sa inyan? Ano? Ha? Mexican yung VA. Huwag kayong magalit sa akin. Mexican yung VA. So sabi niya, huwag, sabi niya, maapektuhan yung next job niya. Baka hindi siya ma-hire. Malay mo, magbago, sabi niya. Makikita mo rin kasi sa attitude ng ano. O, diba? So, kung yung mga clients, nag-iisip din ng ganun, diba? Kaya yung mga freelancers din, alam mo yung mga freelancers na binigyan siya ng client ng ganito, tapos aawayin niya sa review. Yung parang sagot sa review, mm-hmm. yung reply sa review. Diba may ganun? Oo. Tapos magsasagutan sila doon, tapos ang pangit na sinasabi. Pag may ibang clients na nagpunta doon sa profile mo, makikita kasi nila yung sagutan eh. Tapos parang, ay, ganito mm-hmm. pala to. Pwede ka namang magbigay. Sabihin na nating super pangit talaga ng ugali ni client and super pangit niya talagang client. Pwede ka namang magbigay ng objective na review. Wag naman, i-reward mo naman ng maayos kasi kung ano yung i-type mo doon, sa'yo pa rin at sa'yo nagre-reflect sa'yo, eh. Yun. Mm-hmm. Oo, tsaka sa'yo at sa'yo pa rin nagre-reflect yun. Kahit pa paano naman, sumweldo ka pa rin naman eh. Sabihin natin pangit ng ugali ni client. Diba? O, sabihin natin pangit ugali ni client tapos pinagmumura mo sa review. Sa palagay mo ba si client yung sumama doon? Okay, fine. May sasamaan tingin sa kanya kasi pangit pala siyang client. Pero mas papangit yung tingin sa'yo ng ibang clients kasi, ay, balasubas pala to. Diba? So, yun yung positioning na sinasabi natin. Kasi kung yun ang gusto mong position sa market, edi gawin mo. Kasi when you look for a couple of items na dapat nating i-consider, unis the way we communicate, nakaka-determine yan ng positioning natin sa market. Paano pa tayo kausap? Paano tayo makipag-usap? Pangalawa, yung quality of work. Yun yung magde-determine ng position mo sa market. Third is ang network. Yung tatlong bagay na yun, very important. So, pupwedeng magaling ka makipag-communicate, bokya ka quality of work. Pwedeng magaling ka sa quality of work, pero bokya yung com skills mo at saka yung interaction skills mo. It will affect kung paano mo ipoposition yung sarili mo. Gusto mo na premium presyo mo, dapat premium ka sa lahat. Sa akin, kung gusto mo premium yung rate mo, pero wala kang ginawa kundi magreklamo sa mga Facebook groups dun, tungkol dun sa mga nagtatanggap ng maliit. Diba? Parang, anong nangyayari nun? Imbis na yung effort mo, ilagay mo sa paglalagay sa sarili mo doon sa position na gusto mo, edi ikaw din yung talo, di ba? True. So, position yourself where you want to be. Kasi ikaw lang din ang may kayang mag-position ng sarili mo. Kasi tulad ng sinabi namin kanina, hindi natin pwedeng pakialaman lahat ay yung ibang freelancers. And hindi natin pwedeng pakialaman yung ibang clients. So, doon lang tayo sa kaya natin baguhin. Doon lang tayo sa sarili natin mag-adjust. Bago mo utusan yung ibang freelancers na baguhin yung rate nila, baguhin mo muna ugali mo. Charot. Hindi ako kasi talaga sa totoo lang, medyo na ano ko sa ano eh. Yung... Napaka walang hiya mo talaga. Kasalanan ko na naman yan eh. Pero totoo kanisa, ako rin kasi nag-iinit yung ulo ko pag kami, lalo na yung mga bago, pag inaapi ng mga so-called premium freelancers. Naiirita ako pag inaapi yung mga bago kasi parang gusto ko sabihin, naging bago din naman kayo ah. Naging ganyan din naman yung rating nyo bago kayo makapag-deal na kung ano eh. Bakit? Nung pinanganak ba kayo, freelancer na kayo? May client ka agad? $10 agad? Maka ano to, di ba? Sinerte lang siguro ako yan yung nagsimula ako sa VA company. Kaya nag-start ako sa fight. Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Nagsisimula yan sa understanding and acceptance na may kanya-kanya tayong journey. So, hindi yan. Pwede na porket nag-level up ka na, mababa na yung tingin mo sa $3, ay dapat kasabay mo ring aakyat yung mga ano, yung mga ibang ibang freelancers. Eh, unfair naman sa kanila yon kasi kung pipigilan mo sila kumuha ng $3 tapos pag bibid mo sila ng $10 tapos wala pa naman silang skill, eh ano mangyayari? Eh di hindi sila matatanggap tapos ikaw lang yung matatanggap. So di ba napaka-selfish na ano naman? Napaka-selfish naman ang gusto niyong mangyari kung pinipigilan niyo yung mga newbies. Unless sila yung magpapakain doon sa mga newbies. Sa sila magbibigay ng sahod sa newbies.
Which I, kasi sa simula pa lang madamot na eh. De, magdadamot pa kayong lalo. Nainis pa ako talaga yung ano, diba? Yung nalang tumulong. May naisip na akong ano, saying. Hmm, ano yung inaayan mo? Ay, naisip na ako saying. May saying na si bakla, ito na tayo. Paano ko malalaman kung ano? Kung ano? Ilang minuto na tayo, hindi ko alam. Wala dito. Anong oras na ba? Uy, congratulate nyo. May logo na yung ano natin, nasa upper right. Nakikita nyo ba? Hindi. Sa ano siguro, telepono. Dito sa ano, hindi ko makita. Sa laptop, hindi ko makita. Sa live, meron na tayong logo. Eh di meron. Yeah. Wala pa tayong isang oras, sure, eh. Mag-aalas tayo pa lang. Ayun. O, balik na tayo sa ano. Saan ba tayo? Pricing. So, na-discuss na natin yung positioning. Na-discuss na natin. Yung pricing. O, ito na. Paano ba talaga mag-determine? Wala nang idadagdag. Mahiwagang tanong to eh. Paano ba dapat? Ayan. So, ako, kung freelancer ka at hindi ka mag-a-apply under a company 23, or... seryoso? Sorry. 23 ano? Minutes pa lang tayo? Seryoso ba yun? Oh, ang dami na natin sabi ni Donna, sa dami we. Ng dinaldal natin. Where? Toray. Dako naniniwala ng 23 minutes lang hindi. Tayo, we. What are in 23 minutes, charot? Akala, 8:03 tayo nag-online. 8:03 tayo nag-online. Tapos 9 pa lang. So, maging isang oras na din. May 3 minutes na lang tayo. Mm-hmm. 1 minute. Oh, balik na tayo sa ano. sa pricing. Ayun. Siguro, madam, i-ano mo na. Yung pinaka-tip mo na na ano. Oo. Kasabay niyang sa ano. Nakalista. Oo. Sa pricing. Kasabay ng pricing and positioning. I-baling mo na doon. Ayun. So, yung positioning kanina, yun yung strategy ko na na-discuss ko na pagdating naman sa pricing, paano ba ako nagde-determine ng price ng client? Halimbawa, hindi porke sinabi kong $20 per hour ako, across all clients, standard na yun ang sisingiling ko. Hindi. Mm-hmm. Nagbabago-bago pa rin yung prices ko. And ito yung mga deciding factors ko para sa akin. Una, halimbawa, sa Upwork siya galing, i-check ko yung mga previous hires niya kung kaya niyang, carry niyang magbayad ng ganun, kung ano yung usual price range na binabayad niya sa previous VAs niya with the same or parang medyo similar position. Tapos, pangalawa, yung job description. Minsan kasi, yung job description sa Upwork, it's either OA or hindi kompleto. So, kailangan kong makausap mm-hmm. si client bago ako mag-determine. Maglalagay na ako ng price na medyo malapit dun sa ano, or medyo mataas dun sa around ng mga previous na binabayad niya. Para at least may buffer pa ako in case na mag-bid siya ng mas mababa. Lalagyan mm-hmm. ko ng mas mataas. Kasi usually si client, kahit pag interested yan sa'yo, or interested yan dun sa proposal mo, kahit pa ang taas ng nilagay mong bid na price na rate sa kanya, kakausapin ka pa rin yan and itatry niyang makipag-negotiate sa'yo. Yun yung usual na na-experience ko. Hindi porke nakita niyang nilagay kong $50 per hour, decline ako agad automatically. Mm-hmm. Kapag nakita niya naman yung profile mo niya, and interested siya, tatry pa rin niyang makinegotiate mm-hmm. sa'yo. So, yun yung pangalawa, job description. Pangatlo, yung size ng business ni client. Yes, and, nakasulat. Oo. Syempre. Ako rin. Ay, yung, ano ba yung yun? Size cancel ba? Ni client. Baka wala na akong matira. Ayun. Kasi halimbawa sa real estate, halimbawa sa property management, una kong tanong sa client, ilan ang units na pinaparent mo? So, kung mabab, kung mga 50 lang, edi medyo mababa lang budget nito. Kapag umabot na ng 150 pataas or 500 units pataas, ay, kaya nitong magbayad ng rate ko. Sige, pack, usap tayo. Ganyan. Tapos, pang-apat, yung skill set mo and what you can bring to the table. Minsan, hindi enough yung job description na sinabi ni client. Lagi ko na-experience yan pagdating sa real estate na, kumbawa, sinabi lang, they're looking for a transaction coordinator. Iba-iba ang interpretation ng mga clients and ng mga freelancers sa transaction coordinator. Meron kasi na parang assistant ka lang ng TC, pero tinatawag ka rin nilang TC na para magkocollate ka lang ng documents, pero wala kang kinalaman sa pag-distribute or pag-a-ask ng signature sa kung kani-kanino and pag
pagko-coordinate talaga with the escrow. So, kailangan mong alamin yung full details ng magiging scope mo at yun ang magde-determine din ng price mo. And ano yung pwede mong magawa na aside dun sa job description ni client, ano pa yung pwede mong maiambag. Tapos, since halimbawa kahit tisi lang yung job description, binibigyan ko siya ng background kung ano pa yung alam ko sa whole real estate business para pwede niya pa akong i-introduce sa ibang task outside dun sa hinahanap niya lang na position for the moment. Kasi dun pa lang malalaman niya na kung pwede ka pang mag-grow or forever ka lang na dun sa position na ina-applyan mo. And at the same time, malalaman mo din sa sarili mo kasi pwede mo siyang matanong kung ano pa yung pwede mong magawa and what else you can bring to the business para makita ka niya as a valuable addition to the team. And I thank you. Apat lang yun. Okay na, tapos na. Okay na. Tapos ka na ba? Patulog na ako. Na. Sige. Oo, kasi baka ano eh, alam mo na baka bigla maputol yung broadcast kasi one hour lang ang airtime natin. Sa akin naman, paano ba ako magpresyo? Una kong ginagawa is katulad nung kay Mien, una kong ginagawa, tinitingnan ko ng mabuti yung job offer in comparison to my own skill sets. Kaya ko bang ibigay or meron ba akong hindi kayang ibigay na kailangan kong pag-investan either ng time, ng effort or technology. So, yon titingnan ko yon. Second na gagawin ko is magtanong. Pag nag-i-interview, talagang nililinaw ko kung ano yung task. Kasi katulad din ako ni Mien eh, meron akong presyo, pero flexible siya. No? Mm-hmm. Flexible siya. So, tinatanong ko kung ano yung coverage ng task. Ano yung kailangan kong i-deliver? Ano yung timelines kung kailan ko siya kailangan i-deliver? And ano yung expected na quality? Third na tinitingnan ko or gine-gauge ko is yung level of interest ni client. Sa usapan pa lang, malalaman mo na kung interesado talaga siya sa'yo. So, para malaman mo yun, para maitaas mo yung level of interest, sa simula't simula pa lang, kailangan maganda na yung pagkakagawa mo ng cover letter mo, maganda yung pagkakagawa mo ng profile mo, exhaustive, tsaka malinaw. Kasi doon mo mabibuild yung interest. So like for example, nitong last client ko, may client ako kasi ngayon sa Doha at saka sa Beirut, sa Bisina. Pareho silang tinanggap kasi pareho silang interesado eh. Although hindi... Hello? Nawala? O hindi pa ako ready eh. Kinain siya ng liwanag. Hintayin natin konti. Oh, ano mo? Nagla-last word. Grabe ka, Facebook. Nagla-last word yung tao. Na, ano mo? So, wala talaga. So, singit mo na ako, no? Siguro, isingit ko lang din yung sinabi niya kanina. Meron akong... ano tawag dito? Meron akong comment dun sa ano, yung hinahire ng client, yung skill mo, hindi ikaw as a whole. Kasi kunwari, kasi meron ako naririnig na ang dami ko nang pinag-aralan na skill, marunong ako maganto, marunong ako nito, so dapat $20 ang bayad mo sa akin. Kaya lang, si client naman, yung hinahire niya, kailangan niya lang na magpo-post sa Facebook. Magsischedule ng post sa Facebook page niya. Mm-mm. So, bakit mo siya sisingil? Ano ba yun? Bakit mo sisingilin. Baligtad. Ay, oo, tama. Bakit ka magsisingil ng $20 kung, ano ba? Kung bakit ka magsisingil ng $20 as a whole sa'yo, kung yung skill lang naman na magagamit mo dun is basic. Like, magsischedule ka lang eh. Bakit magti-$20, diba? So, true. Yun. So, di porke 10 years ka ng freelancer. Yes, wala rin. Hindi porke 12 years kang freelancer or 12 years kang manager doon sa pinagtatrabahuhan mo is makakapag-demand ka na. So, katulad ng sinabi kanina, huwag mag-demand, mag-negotiate kasi pwede. Mm-hmm. Ayun. So, siguro, dagdag natin, position yourself where you want. Ayun, nandiyan na siya. So, position yourself where you want to be. Kasi, ito, kunwari ito ah.
may client na naghahanap ng kunwari VA ng writer. Yan. Tapos, tinignan, ang in-offer mo lang sa kanyang rate is 3.75. Mm-mm. Pero, yung totoo pala, si client, ang budget niya is $10. Pero ang binid mo, 3.75 lang. Kasi yun yung binid mo. So, si client, hindi naman niya sasabihin sa'yo na $10 ang budget ko dahil nakakita na siya ng mas mura eh. So, so ito try ka niya dun sa mura. So, yun yung positioning. Pinosition mo yung sarili mo dun sa mababa eh. Si client naman, oo. Ikaw mababa ka sa pa mababa. Oo, so nakatipid siya. Tapos si client, meron pa siyang extra pera para bigyan ka ng increase. O kunwari, increasean kita ngayon. Increasean ka niya ng $1 within the budget pa rin siya. Pero ikaw, parang naiinis ka. Pero sa totoo, wala kang dapat ikainis kasi ikaw yung naglagay sa sarili mo dyan sa... Ikaw yung nagbibid eh. Kaya nga may bidding eh. Kasi ikaw yung nagposisyon ng sarili mo doon. Ayun, so siguro pa-continue na natin yung kay Jeff. Ayun, tuloy mo na sabi ko na tapos. Sabi ko na tapos. Nilamon ka ng liwanag. Oo, nilamon ako ng liwanag eh. Hindi, ulitin ko na lang. Hindi, very, very quick lang. So, yun nga. Sige. So, yung... Dali, wala tuloy ako kasi nilamon nga ako ng liwanag. So, yun nga. Flexible price kasi ko eh. Yun. Flexible price ko. Yun, dun ka sa flexible kineme. Dahil flexible yung price ko, inaalam ko kung ano yung budget ni client. Kung hindi kami magkasundo sa presyo ko, inaalam ko kung ano yung working budget niya. Then from the working budget, doon ako nagmo-move either ng pataas na hindi naman kasing taas ng offer ko, pero yung hindi ako malulugi. Parating flexible yung budget ko kasi hindi mo rin masisisi kung minsan walang pambayad. Ako naman, ako yung tipo kasi na freelancer na mapagbigay, lalo na kung alam ko na kailangan na kailangan ako. Kaya mo, Kung kailangan ko, ay kaya kong ibigay, hindi naman ako malulugi. And babalik tayo dun sa saying ni Rhea na don't put your eggs in one chicken. Don't put your eggs in one basket. Tapos, have more than one chicken. And buy a duck. Oh, okay. Have more than one chicken. Nisa, yun yung sasabihin ko sana. Doon sa chicken, meron akong duck. Alam mo yun, meron akong local na clients. Meron akong clients na hindi international. Hindi ako persado na kunin lahat ng pera ko sa isang kliyente. Meron kang ducks, meron kang chicken, pero hindi ibig sabihin nun, mahal na ang isisingin na si client dun sa presyo ng dalawang yon. Dahil, paano kung chicken lang ang kailangan niya? Hindi naman pwedeng singilin mo siya ng duck. Dahil lang may duck ng presyo ka, dahil ng lang mag-invest ka sa duck mo. Kakaloka mga comparison talaga natin. Oo, duck tsaka chicken. So yun, ano lang, yung positioning ko talaga is someone na, yun yung kasi yung gusto kong positioning na, I am someone that clients can turn to when they need me. Tapos I'm very flexible. Wala ako sa presyo. Gusto ko na, yung positioning ko kasi is someone na I am open to working with anyone at any price point. Ngayon, kung wala kang luxury. Kinain na naman siya ng ducks. Kailangan lang siguraduhin mo. For a premium price, kailangan premium yung service mo. Yun lang. Lalo. Kailangan performance level. Mm-mm. Yes, so, kailangan ganun-ganun. So, sa susunod, pag may nakita kayo na nagre-reklamo tungkol doon sa mga freelancers na kumukuha ng low rates, isipin nyo, nasa kanila yung problema, hindi nasa wala sa newbies ang problema. Nandoon siya sa mga nagre-reklamo. True. Dahil unang-una, bakit ka nagre-reklamo? Bakit ka naiinis? Bakit hindi mo na lang i-improve yung sarili mo? Kasi most likely niyan, ikaw yung may diferensya dahil hindi mo maabot yung client na dapat na nasa iyo na. Or bakit mali yung nakikiagaw dun sa client nung maliliit. Oo. Ayun. So, ano? Ayun na.
Okay na. Ako na. Hindi, sige, mayroon lang ako isisingit. Hindi ito ano eh. Teka. Ayun. So, dahil wala kayong saying, ako may saying ako. Oy, may saying ako, sabi ko, 'di ba? Pero sige. Meron ka ba? Ako muna. Ah, ikaw so, muna. Hindi wala 'to surprise, pero ang ano ko jealousy starts when comparison begins. Competition. Yung competition, nagsistart yan once na mag-compare ka ng sarili mo doon or sa ibang freelancers. Oo, yun. Doon na magsistart yung inggit, doon magsistart yung mandaraya ka na ng client, true. Or mag-ano ka na. Doon magsisimula yun kapag nagsimula ka mag-compare. So, ang true. Sinasabi ko lang, yun. So, ang sinasabi ko lang, focus ka sa sarili mo kung paano mo ba ipoposition yung sarili mo at paano ka magpa-price, hindi yung tinatanong mo. Ito pa yung pinakamali na nakikita ko kasi, kunwari, nagka-hire sa akin. Tapos, itatanong ko sa group kung magkano ba yung singil sa ganitong trabaho. Kasi hindi pwedeng ganun eh. Kasi, pag ganun ang inano mo, kung sinunod mo lang, kunwari, magkano ba yung singil dito, tapos sinagot ka $18, eh newbie ka nga, bago ka lang. So, for sure, hindi ka pa nakakapag-ipon ng experience or ng, ano, para maging $18. So, kapag ganun, kapag sumunod ka lang dun sa sinasabi, meron kang, ang mga pwede mangyari dyan, hindi ka makakaland ng job. Dahil masyado kang mataas, tas makikita nila wala ka pang experience. Or, you become unethical. Kasi hindi mo pa nga kayang ibigay yung kailangan ng client. Pero yun na yung singil mo dahil yun yung sinabi sa yung presyo. So, unethical ka na dun sa client. Or, you won't last. Hindi ka maglalast dahil malalaman ng client na hindi mo naman pala kaya yung talagang sinabi mo. And makakahanap siya ng ibang freelancers na mas mura or same price na mas marami yung nabibigay kesa sa'yo. Or yung pinaka-rare, it will work. Pero madalas. Hindi siya suntok sa buwan. Pagbigyan natin, meron talagang nag-work na ganun. Meron. May kilala kami ni Jeff na ganyan eh. So, yung parang one time, big time. Tapos one time, big time din nawala. Kasi wala din. In-enjoy niyang masyado eh. Oo. Ayun. So yun, siguro magbibigay ako ng ano, what to consider hanggat wala si Jeff. Wala pa siya eh. Wala pa siya. Kaya nagre-ready ng saying niya tsaka ng costume. Check natin. Ito pala siya. O, tingnan natin kung darating siya. Ayun. So, magbibigay muna ako ng considerations kung ano ba ang dapat mong consider. So, as a freelancer, ang dapat mo i-consider, syempre, skills. Syempre, kailangan yun. Experience. Portfolio. Online footprint. Syempre, kailangan mong tingnan kung paano ba yung freelancer na yun online. Tapos, review and testimonials, yung expenses mo, at saka yung mga fees na kailangan mong bayaran sa PayPal, sa Upwork, sa mga platform, ganun. Tapos, sa client naman, ang kailangan mong i-consider, the client's capacity to pay, magkano ba ang budget niya, magkano ba ang kayang ibayad ng business niya, tsaka past reviews. Tapos, sa project naman, ang kailangan mo i-consider is yung skills required at saka yung effort and commitment required. Yung mga yon yung sa akin kung paano nagde-determine kung paano ko i-determine yung presyo ko. Yes. Mm-hmm. Tapos yun din, yung ginawa mo rin kanina na nag-offer ako or tumatanggap ako ng maliit pero sinisiguro ko na mag-end siya and stepping stone lang siya. Sinisiguro ko na after 5 articles pag nagustuhan niya, magtataas na ako. True. Ayun. Ayan. So, yung aking pricing and positioning. Siguraduhin mo lang na kapag mag-demand ka ng mataas. Hindi, basta siguraduhin mo lang na pag nag-demand ka mataas, kaya mong pangatawanan. May karapatang kang mag-demand ng mataas. True. Pangatawanan mo. Kasi baka mamaya ganun ang gawin ng mga kapatid natin. Siguraduhin nyo, ha? Kasi baka mamaya, ay, sabi ni Nisa after 5 articles. magtataas na ako. Baka naman mamaya dahil yung articles na inilabas mo ay pang tik-tik, ganon. hindi tayo makakapag-demand ng ganon.
So, basta i-match natin yung quality of work sa presyo na gusto natin. Tik-tik talaga. Pang-tik-tik ko kaya pang-abante. Ah. Tik-tik, abante, toro, mga ganon. Kaya ako kinakain na liwanag, ito mga pinagsasabi ko. Sinesensor ka ng Be Live. Gaga, sinesensor ako ni Lord. Ay, gaga, ko tatamaan na lang ako ng kidnap dito mamaya. Nabigay ko na lahat. May last word ka ba, mama? Si ano, si Jeff, sa kaka-disconnect niya, naubos na yung nakalista kong sasabihin dito. Mag-last word ka muna, Jeff, para pag bigla ka ulit na putol, at saka ako papasok. Sabi ko na. Hindi, magsalita ka na. Mauna ka na. Iniisip ko pa rin yung last word ko eh. Ikaw na. Yun. Mauna ka na. Actually, yung last word ko is, yung isa sum up ko lang, no? Yung kanina, yung sa positioning, ayun, usually, mag-offer ka ng trial or parang initial rate, parang trial rate, and then, i-position mo na agad yung gusto mong kahinatnan ng journey mo with that client on set pa lang during the negotiation process para wala kayong surprise sa isa't isa. At least he knows what to expect. Kung ayaw man niyang pumayag, at least on set, alam mo na na hanggang dun lang yung kaya niya, ba? Diba? So, nasa sayo pa rin yung kung tatanggapin mo or hindi. Tapos, yung pagdating naman dun sa pricing, yung na-mention ko yung apat kanina na na nagdetermine ng pricing ko is, number one, previous hires ni client and how much he's paying those previous hires. Number two, job description. Number three, yung size ng business ni client and the business you'll be working with. And then number four, your skill set and what you can bring to the table, especially outside the job description provided. Now, ang saying ko naman is, never compete with anyone but yourself. Kasi you will never ever be satisfied if you compete with anyone, with sabihin natin kapwa mo freelancer or what, never compete with them kasi lagi at lagi ka kasi makikita lagi may mas better na mas magaling sa iyo, na mas kaiinggitan mo, and you will never ever win. So just compete with yourself, try to improve your previous you, and dun pa lang winner compete ka na. Compete with your yesterday, di ba? True. No need to compete with anyone. Pag na figure out mo yun sa sarili mo and nagawa mo siyang practice na compete with yourself and just look at yourself, kahit pa sabihin mong merong diyang mga freelancers na twice your rate, hindi ka maaapektuhan, hindi ka maiinggit. And kahit pa sabihin mo na yung rate mo at twice ng mga regular rates ng mga ibang freelancers, ng mga newbies, hindi ka matitreaten sa kanila dahil kahit mas mababa yung rate nila, wala kang pake. Ganyan. Parang kami. Wala kaming pakisarate ng iba. Oo. Ganon. Ayan, ako na. Baka mamaya kunin na naman ako ni Lord. Sige, go. So, sa akin doon ako sa soft side mag-focus kasi nabanggit nyo na yung tech side. Ako always, unang-una in positioning and in pricing, kung gusto nyo ng premium price, make sure the quality of work matches the price. Hindi kayo po pwedeng manghingi ng bagay na hindi nyo kayang ibigay. So make sure na kung ano yung hihingin nyo, kaya nyong tapatan or higit pa. Second, pricing and positioning starts from the way you communicate. It all boils down from there. Paano nyo kinomunicate kung ano yung kaya nyong gawin? Paano kinyo kinomunicate kung ano yung presyo nyo? And paano nyo kinomunicate ano yung worth nyo doon sa presyong binibigay nyo? Pangatlo is to always be open to what the client is saying. Huwag sarado ang isip, huwag sarado ang utak, huwag sarado ang puso. Dapat makinggan niyo rin kung saan nang gagaling at kung ano yung sinasabi ng kliyente. Kasi yung pagiging closed-minded nyo on a certain price may spell your demise. People will want to work with people that work nicely with them. Hindi yung feeling nila masyadong ganito, ganito lang, ganito lang. So yung quotation ko... So yung quotation ko comes from one of the greatest general managers in the US, si Lee Iacocca. Sabi ni Lee Iacocca, you can have the best ideas in the world, but if you do not know how to communicate them across, they only remain as ideas. So ano yun? Kung gusto ninyo na mataas right. yung presyo nyo, the first step is learning how to communicate yung value ninyo sa client. So pag na-communicate niyo yung value na yon through your words, your attitude and your work ethic plus the quality of work,
hindi kayo mahihirapan kunin yung presyo na gusto nyo and yung position nyo yourself. Yun lang. Oh, mas maganda yung saying ko. Ha? Tara, ay nag-Google. May ano? Sino may, ka? Ha? May reference? Gaga, hindi gamit ko yan sa training ko. Ano ka ba? Okay, fine. May corona. Ayun. Ay, tapos na tayo. Naghaharap na si Nisa, nagsasabihin niya. Ay, wala kang sasabihin, Nisa. Wala kang ikokot. Tapos na siya. Oo. Habang oo, wala kasi kanina ikaw na lang si Lee. Hindi siya. Ikaw si Lee. Siya, ikokot niya si Lee. Si Lady Lee. Kaya nag-aanap ako ng comments kung meron ba tayong nalagpasan. Si Mark, pinaka-online lang daw. Kau and Chico. Yun, nalagpasan na si Mark. O, oh, diba? Mas bongga siya. Mm. May dairy siya. May cow siya. Mm-hmm. Sa atin, ducks ikaw and chicken. Bakit magiging... Oo. Pero okay. Gagastos siya doon sa ano. Gagastos siya sa bote. Oo. Ikaw ang gastos mo, egg crate. O, oh, diba? Kanya-kanya lang kasi talaga yan eh. So, hindi ka kailangan maingit doon sa... may cow. Dahil ikaw may chicken ka, tsaka may duck. May pambalot. Inggit talaga. Inggit ang sisira ng karera mo sa freelancing. Oo. Comparison. Hindi lang sa freelancing. Sa lahat ng bagay. Compare, sa bagay, oo. Pag nag-start ka pag nagsimula ka mainggit, totoo yan. Pag nagsimula kang tumingin sa, uy, sa bakod ng iba. Salamat po. Pero hindi ko siya makita. Ang sabi? Si Sherwin, sabi niya, this nagpasala. Is a good avenue for all freelancers. Oy, we are a good avenue. Ano tayo, Quezon Avenue? Quezon Ave ako. Diba? Malapad. Quezon Ave talaga. Commonwealth ako. Circle. Mas malapad. Ah, Quirino Avenue ako. Mas mahaba. O, diba? There. So next week, ano ang keme natin? May kapuntahan at may isa-isa yung ating mga pagkukuda dito. Gusto nyo na ba next week yung isang pinlano natin na ano, na what's next? Kasi, alam mo na i-position. Sige, I think maganda din yun. Ano? Maganda so, what's yun. Next so, ano na yung susunod na hakbang? Oo, paano tayo magle-level up? Forever na lang ba tayong freelancer? Or paano ba tayo magtatanim ng passive income? Hindi pag sinabing passive income, hindi lang yan yung basta insurance investment na nalalaman natin dyan. Marami pa tayong pwedeng gawin. Or paano natin palalawakin yung services natin sa local market? Oo. Bakit natin bakit natin i-explain to? Dahil ang iba-iba yung paths na pinuntahan natin. Kunwari si Madam, more on nagbuo siya ng team, ng agency, ganyan. Tapos si Jeff, ano naman siya sa labas, freelancer sa totoong buhay. Totoong buhay? Sa local market. Freelancer siya sa outside world. Oo, nag-freelancer siya sa ano, sa Mars at saka ako sa naman, Earth. Oo, tapos ako naman, nagsimula ako nung maliliit na business na hindi siya takaw oras, nagagawa ko siya on the side, pero nagbibigay siya ng passive income na okay na rin naman. Ayun. So, pwede nang pangtawid ka. Pangtawid ko tayo. O, tinatanong ni, ano, ni Sherwin series ba? Bali, ano na po ito? Pang-anim. Ay, na po ito. Pang-anim na po ito. Oo, ay, pampito na yata. Anim. Anim. Next week, pampito. Pang... Oo, tapos sa next ng pang-1. Kasi malamang bakla kasi pagkasunod ng 6-7, gaga ka. Marunong akong bumilang. Ang lakas ng loob alam mo sa kanila. Ang lakas ng loob kong maghingi ng mataas na rate. Yung kasunod ng 6, hindi ko alam. Nakakaloka. Kasi daw, 7 yung sorry susunod na sa 6. Malamang bakla ka. Sorry na. Madam, pero nabibilang mo pag may ano chicken. Ay, pa yung eggs, nabibilang mo. Nabibilang ko ang eggs. Naku, lalo na pag may egg. Tama. Kahilig yung sa itlog. More than two? Aha. More than two. Wala naman ang minor na freelancer. Remember, kasi bawal pang mag-freelance ang minor. So, carry lang. Yes. Sige, tuloy nyo yan. Ayan, remember, so takot yan si Mien sa poverty. Maraming bumilang. True. Takot maghirap.
So ano? So keme na tayo. Yes. Next week ganito ulit may video. And just ko mag-facial na, facial na talaga week, ako. May uniform na rin sila. Uniform. Tsaka sisikapin po ni Nizza next week na alas 7 pa lang tatawagan na kami para makapagsimula kami sa oras. Magsisimula kami, itatak nyo yan, balang araw, magsisimula din kami before 8. Nag-uumarte kasi si Daylife. Gusto niya ilang launch bago niya kami yes. Lahat na tatlo. May kaartihan tong broadcaster mo na to. O baka may alam kayong broadcaster na mas makaaya-aya dito. Mag-suggest kayo. Wait, teka, hindi. Susulitin pa natin to. Nagbayad tayo dito. Ay, susulitin ba natin to? Siyempre, pagkatapos nung month na yon, pwede na binayaran na natin. Kami alam sila mas magandang broadcaster. Tapos itatrial naman natin yung ibang masasuggest nila. Sige, try natin yun para lalo tayong late, no? Pero gusto ko to. Para lalo tayong malito. Gusto ko kasi itong lumalabas na comment sa screen. Oh, wow. At saka kung may alam kayong kung may alam kayong magandang parang podcast channel kung saan natin pwede i-upload yung mga audio para alam mo yun, habang lang alam ko pero habang naglalaba kayo, pwede nyo kasi sabi namin kasi once na maka-reach kami ng 5 episodes, isa-start na namin siyang i-upload as podcast. Mm-mm. Ayun. So, since 6 na nga para may mapakinggan kayo habang nag-GG. Sabi nga ni Madam, 7 ang next. Sige, ulit ulitin natin. Napakatalino. Madam, para susunod sa 7. 8, bakit? Memorize ko yan. 1 to 10. Ayun, so siguro yan. Tapos. Ayan. Yun lang po. Maraming salamat sa mga nakisunod. At saka ito pala last lang na. Oo. Kasi sa last, wag niyo siseryosohin yung ha. Wag wala masasama ang loob. Walang personal dito. Ito po ay pananaw lang po naming lahat. Based on experience, walang sasama ang loob. Hindi naman namin sinabing or maglalim kami. Ano yun lang natin, yung sabi, ayusin ko daw yung attitude ko dahil hindi daw porket iba ang pananaw is magaling na tayo. Walang nagsabi. Meron wala po iba. Nagsabing magaling kami. Magaganda lang po kami. Hindi po ka. We can only lang po speak kami, for ourselves. Punong-puno po kami ng alindog. Yun lang po. Meron kami. Ayun, yun. So, ito, may ginagamit daw sila. Try natin. Sige po, salamat. Blueberry. Salamat po. Try natin 'yan. Mm-mm. So 'yun, kita-kita. Mayabang na ako, kita-kita dahil video na 'to. So kita-kita tayo next week. Yes. Yung mapadali si Nizza kasi yung tusino sa kanila eh. What the? Oo, baka daw siya maubusan. Kanina pa ako gutom. Hindi baka maubos yung namin. Gusto ko nang kumain. In fairness, ilan lang 'to? Hindi tayo maabot ng 2 hours ngayon. Taray! 1 hour 30 minutes. Dahil sa taray! Maraming salamat bago bumilang uli si Madam. Sige, bye-bye! Bye-bye!